Prologue. Walang sariling bahay, walang kapatid, walang magulang. Ano pa ba ang wala sa kanya? Tanging mga kaibigan lang ang meron siya. Bukod doon, wala na. Ang tanging hiling niya ay magkaroon ng maayos sa trabaho at buhay. Wala nang iba pa. That's her. That's Catherine Rose Rivera. Walang espesyal sa buhay niya. Isa lang siyang simpleng babae na katulad ng mga nasa paligid. Luxurious house, cars, condo, private planes, yachts, lots of property, big time company. What else does Logan Dalton Manansala Navarro, the third, have? He is one of the youngest, richest man alive, the most powerful, influential, and famous of all the businessmen in the Philippines, or should I say in the world. Pero hindi naman halata sa kanya. Iisipin mo lamang na isa siya sa mga simpleng businessman dito sa Pinas. Wanna know why? It's simply because he never won that wealth. The only happiness of him is his lovely mother, Lauren Manansala Navarro. Suddenly, Logan's mother died in a car accident. His everything was gone. Until now, all the pain of him is still stuck in his mind and cold heart. Is there one word you can define him? Rugged. Cassandra's POV. Oh, anong ganap mo ngayon, te? Tanong na Gianna. Isa to sa dalawa kong natatayang kaibigan. Wala naman ako ibang friends kundi silang dalawa ni Ava. Although friendly ako, ayaw kasi na ibang tao sa akin. Siguro dahil mahirap na ako. Di naman ako naghahangad ng maraming kaibigan. Masaya na ako sa ganito. Ano pa, edi maghahanap na matutuluyan tapos maghahanap ng trabaho? Saan ka ba pinaglihing babae ka? Sa sama ng loob? Friday the 13th ka ba pinanganak kaya ganyan ka kamalas? Isa pa tong si Ava. Di na nga nakakatulong eh, nambubisit pa. Ava, pwede ba? Imbes tinatalakan mo ko, tulungan nyo na lang ako maghanap ng boarding house. Ava, Cassie. Ava! Baklang to, masyadong maarte. Pwede ka naman sa condo ko, girl eh. Wala naman ako ibang kasama doon. Si Miguel, minsan lang umuwi kapag namimiss namin ang isa't isa. Alok na Gianna. Ano? Makikisingit ako sa kanilang dalawa? Third wheel lang ang peg? Ayoko naman maging estorbo sa kanila. Sus, eh halos araw-araw nga nandun si Miguel eh. Nakikita ko sa stories mo. So, araw-araw nyo namimiss ang isa't isa, ganon? Tumawa naman si Gianna. Alam nyo guys, maiwan ko na kayo dyan. At mas may importante pa akong gagawin. Babush! Hindi ko na inintay makasagot pa yung dalawa at lumayas na ako. Saan naman kaya ako makakahanap ng murang boarding house? Heist! After ko maghanap ng halos 5 hours, may nakita ako dito malapit sa isang resto. Bukas na bukas mag-a-apply ako doon para naman may allowance ako. Kung tatayongin nyo nasan ang parents ko, wala na. Sabay na dedo, kaya ayun, mag-isa lang ang lola nyo. Wala naman akong kapatid, kaya nabubuhay ako sa sarili ko. Iha, nagkakaintindihan ba tayo sa bayad mo dito? Tanong nung landlady. Pang-anim na tanong niya na ata to. Opo, opo tita, malinaw po. Inayos ko na yung mga gamit ko. Sakto na to sa akin. Wala akong kasama sa kwarto, nagbabakasyon daw. Sa wakas, nakahanap din. Kailangan ko na mag-beauty rest dahil mag-aaladora na naman ako. Pasensya na talaga ma'am, hindi kasi hiring talaga dito eh, sa iba na lang. Sabi ni Kuyang Guard, kahit chantress nang o kahit tagapaypay mo na lang. Please! Naku, sorry talaga ma'am ha. Huwag ka mag-alala pag may nag-resign dito, sasabihan kita kaagad. Sige po, salamat. Hindi naman pala hiring dito. Hindi ako pwedeng hindi makahanap ng trabaho dahil wala ako ipapambayad sa upa. Okay lang yan, Catherine. Fight lang. Marami ka pa naman pwedeng pag-applyan eh. Dito kaya sa Casa Buen Viaje. Di masamang i-try. Pagpasok ko, agad akong sinalubong na isang magandang babae. Dito mukhang konti pa lang nagtatrabaho kasi konti pa lang ang tao eh. Good morning ma'am, how may I help you? Miss, mag-a-apply sana ako kahit anong posisyon. Kahit housekeeper or janitress, go lang. Desperada na kasi ako makahanap ng trabaho. Kahit ano, basta yung disente at marangal. Sa ganda mong yan ma'am, mag-janitress ka lang? Alam mo ma'am, hindi bagay ang beauty mo dito. Doon bagay yan sa NGC. Anong meaning nun, miss? Hala siya, NGC, hindi mo alam? Alam ko, kaya tinatanong ko eh. Para malaman ko kung alam mo din. Hindi eh, hindi ako pamilyar doon.
NGC stands for Navarro Group of Companies. Ah, ano meron doon? Isa yon sa matataas na company dito sa Earth, ma'am. You should know that company. Naroon na yung oh so handsome na CEO doon. Halatang kilig na kilig si Ateng habang kinukwento. Pero hindi talaga pamilyar sa akin yung company na yun eh. Wala na ata talaga akong alam sa mundo. Kung sa bagay, ang importante lang naman sa akin ay makahanap ng trabaho at makasurvive dito sa universe. Matawagan nga si Ava. Panigurado, alam na yon. Hello, Ava? Oh, bakit bakla? Alam mo ba kung ano meron dun sa NGC? At kung saan yon? Of course, my friend. Huwag mong sabing hindi mo kilala ang may-ari ng company na yon. Hindi nga. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, di ba? Sunga mo talaga? Hay nako, si Logan Navarro ang may-ari nun ngayon. Pinasa na sa kanyang corona. Ano, Miss Earth lang, ganon? Hindi Miss Earth, kundi Mr. Earth. Dahil isa lang naman siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Lumilevel kay Mark Zuckerberg. Ganon, edi ubod pala ng yaman nun. Alam mo ba kung saan yun? Yup, why? Basta text mo sa akin kung saan. Bye! Okay, Cassie. Next target, NG Company. Sana this is it na. Mommy at Daddy, kayo nang bahala sa akin. Kahit Chantress, papatusin ko na. Total malaking kumpanya naman yun siguro. Maraming kailangang empleyado. Sakto may dumaan na tricycle. Kasya pa naman siguro tong 200 pesos na dala ko. Manong, magkano hanggang NGC? NGC ho, ma'am? Sigurado ho kayo? Bakit parang gulat na gulat naman si kuya? Oo? 150 po. Kaso ho, bawal pumasok sa main gate ang ganitong uri ng sasakyan. Mga taxi at ibang sasakyan lang pwede. Masyadong high class ang kumpanya na yon. Mayayaman ang mga nagtatrabaho dun, maski mga mabababang posisyon lang. So anong gustong palabasin nitong manong na to, ha? Na hindi ako makakapasa dun? 150? Ah, mahal naman kuya. May aircon ba yung tricycle mo? Alam mo miss, kahit kanino ka magtanong papunta doon, eh mahal talaga. O sige na nga, tara na. Andito na tayo ma'am. Nasaan yung company? Eto na ba yun? Bakit limang floor lang? Kala ko ba malaki? Anong kumakama nga dito eh? Parang formal lang naman. Hindi ma'am. Guardhouse ho yan. Marami kahong pipilapan bago ka makapasok sa loob. Kasi nga yung mga walang dalang sasakyan, hinahatid doon sa loob sa mismong harap ng company. Pero chine-check muna nila yung background. Kaya yung iba nagtataksi para makapasok sa loob na hindi nadadaan dito. Dami namang alam ng manong na to. Siguro nag-apply na rin to dati. Ah sige, salamat kuya. Ito bayad to. Guardhouse? Nai-imagine nyo ba yung company na to? Eh di siya na mayaman. Excuse me po, Kuyang Guard. Mag-a-apply po sana ako sa NGC eh. Sabi may mga kailan para po ako na fill upan. Opo ma'am. Ito po, tapos pakibigay po dun sa babae na staff sa office sa 4th floor. Pag po umokay siya, tsaka po kayo makakapasok papunta dun sa company. Ano ba itong mga nasa form? Ano daw name ng business ko? Kung saan bansa ako nakatapos? May pamimidian pa eh, wala naman dito yung sagot ko. Huwag ko na kayang ituloy. Are you done? Tanong ng babaeng parang nasapak na 5 beses. Ang kapal kasi ng blush on. Hindi pa po, miss. My gosh, pwede pa kabilis? Masyado kang pa VIP eh, mukhang low class ka lang naman. Aba, loko tong clown na to ah. Huwag ka na lang umimik, Catherine. Pigilan mong dila mo. Gosh, so tagal mo naman. You know what, to be honest, mukha kang squatter girl. Sinasagad talaga ako nitong babaeng to ah. Excuse me, miss. I know I'm not that rich like you, but just so you know, I can be better than you. Who are you to judge? I wonder how you found a job while having your rude attitude. Maybe because of your super blush on? By the way, here's the form. I don't need it anymore. Masyado kang mataas eh, nasa 4th floor ka lang naman. Iniwan ko siyang masama ang tingin sa akin. Oo, hindi ako mayaman. Oo, low class na akong tao pero hindi ako magpapatalo sa mga mata pobre. Nakakabwisit. Hindi na ako babalik pa sa lugar na to. Maganda nga, mga bastos naman empleyado. Sigurado naman akong marami pa akong pupwedeng applyan. Tapos naman ako ng college at BSBA ang course ko. Pero sa sobrang desperada ko, kahit anong trabaho, go lang. Pakiramdam ko kasi bumaba akong tao nung ang kinin nila auntie yung dapat ay sa akin.
Maghahanap na lang ako sa iba. Kaso, 50 pesos na lang ang pera ko. Hi, sana hindi na lang ako pumunta dito. Please it? To Gianna. Bes, san ka? Baka may alam kang pwede kong pasukan? One message from Gianna. Nasan ka pa, girl? Samahan kita, I'll pick you up. To Gianna. Wait kita sa may e-mall. Papunta na ako doon. Wala na akong pamasahe kaya maglalakad na lang ako. Siguro mga nasa 20 minutes lang naman ang lakarin. Keri na to, magpapalibre na lang ako kay Gianna. Sa totoo lang, mayaman naman kami dati. May negosyo ang daddy ng mommy namin. Maraming properties na pinamana sa kanya ni Lolo. Nag-iisang anak kasi siya. Mula nang mamatay si na mom and dad, si auntie niyang nagpatakbo ng negosyo namin. Pati yung hasyenda namin sa Cebu. Kapatid yun ni daddy, dalawa lang sila. Minor de edad pa raw ako nun eh, kaya siya na raw muna. Pero hindi ko alam inangkin na pala niya. Hindi ko na hinabol. Hiniyaan ko na lang siyang magreinarinahan kasama ng dalawang anak niya. Pwis ito buhay to. Kumuha ko ng isang baso at saka ko binato sa ere ng malakas. Para bang nandun na yung buong galit ko? Oh my God! Tumama sa isang sasakyan na nakaparada. Naku, patay! Nabasag yung bintana. Tatakbo sana ako nang biglang may humatak sa braso ko. Where the shit are you going, lady? Tanong ng isang lalaking nasa likod ko. Hindi pa ako maharap eh, parang kakaiba na agad yung nararamdaman ko. Sir, hindi naman po sinasadya. Sorry po talaga. Umarap na ako. Oh my God! Nasa langit na ba ako? Lord, pinapasundo niyo na ba ako sa anghel? Feeling ko natulala na lang ako sa itsura ng mamang ito. Ang ganda ng mga mata niya. Kulay brown tapos yung lips sobrang pinkish. Daig pa ako. Hey, are you listening to me? I said, did you know how much this Bugatti Le Vuitton Noir? It costs $30 million. Just me. Saan nakuha gilap ng ganun kalaking pera? Kahit yata buong buhay ko, ibayad ko'y kulang pa eh. Lupa. Lamunin mo na ako, please. Ano? Sobrang mahal naman yan. May ganun ba kamahal na sasakyan? Ano yun, ginto ang upuan? Sobra naman ata siya. Pay me or else I will sue you. Pay him? Eh wala akong pambayad. Paano to? Di ko naman kayang umutang ng ganun kalaking halaga. Sir Guapo, parang awa mo na hindi ko kayang bayaran yan. Gagawin kong lahat at wala ko ikulong, please. Okay then. See you on Monday at my office. Bigla na siyang sumakay sa kotse niya. Thank you Lord, hindi ako makukulong. Kasi naman, bakit ba nakapulot pa ako ng bato? Pwede namang papel na lang, bakit bato pa? Nakaperwisyo patuloy ako, dagdag problema na naman. Hoy teka, saan ang office mo? Hiyaw ko. Kesa naman pumunta raw ako sa office niya. Eh mali ko ba kung saan yun? Baka mamaya sa Mindanao pa pala eh, 50 pesos na nga lang pera ko. Pero in fairness, ang gwapo niya talaga. Mukhang yayamanin. Malamang kasi, mayaman talaga yun. Kita mong $1 million yung kotse. Ano kayang posisyon nun? O baka siya na yung may-ari? Akala ko hindi niya narinig ang sigaw ko, pero sumigaw din siya. NGC! Sabay harurot sa kotse niya. Patay! Kakasabi ko lang na hindi na ako babalik dun. Tapos ganito naman yung nangyari. Bakit ba napakalupit sa akin ang tadhana? Mabait naman akong tao ah. Pupuntahan ko kaya siya o magtatago na lamang ako? Hindi naman niya ako makikilala, di ba? Kaya lang baka ihanap ako eh. Baka natandaan niya yung mukha ko tapos magulat na lang ako. Wasted na ako. Nasaan ka na ba, girl? Nandito na ako. Text ni Gianna. Sakto naman, nawalan ako ng load. May mas mamalas pa ba sa akin? Wala na siguro. Sinalo ko na lahat eh. Hindi pa ba ako nasanay? Hanggang kailan kaya ako magtitiis? Sana may malaglag na maraming pera mula sa langit. Wag lang yung barya, masakit yun eh. Hihingal-hingal akong dumating sa e-mall. Ang sakit sa mga paa ko. Minsan naaawa na talaga ako sa sarili ko. Pero di ko pinapakita sa mga tao na mahina ako. Kasi hindi naman talaga. Alam ko sa sarili ko na malakas ako at wala akong kahinaan. Kaya hindi ko tataguan yung naperwisya ko kanina. Haharapin ko yun kesa makulong ako. Girl! Tawag ni Gianna. Kanina pa to inip na inip panigurado. Kasama naman pala niya yung boyfriend niyang di naman bet ni Ava para sa kanya. Mukha kasing manluloko. Pero mahirap mag-judge hanggat walang pruweba, diba?
Nakakahiya, pati pala siya nag-intay. Uy, nakakahiya. Kasama mo pala si Miguel. Akala ko ikaw lang. Di man lang niya kasi sinabi. E di sana tumakbo na lang ako, hindi yung parang naglalakad sa buwan. Sus, okay lang, ito naman. Okay lang din naman yan kay Miguel, di ba, babe? Ngumiti lang naman si Miguel at halatamong plastic ng ngiti lang. Alika, kumain muna tayo. San magusto, babe? Tanong ni Miguel kay Gianna. Ano ba to? Third wheel na third wheel ang ganap ko dito, yet saka wala akong pera. Kahit saan. Ikaw ba, bes, san magusto? Alok sa akin ang kaibigan ko. Nakita ko yung tingin ni Miguel. Siguro sa isip ito, dagdag libre pa ako sa kanila. Kasi minsan kapag nakakasama ko siya, nililibre ako lagi ni Gianna. Tapos, si Gianna naman nililibre ni Miguel. Nako, kayo na lang. May usapan kasi kami ni Ava. Alibay ko para naman makatakas ako sa dalawang to. Sige, ingat ka. Una na kami. Sabat ni Miguel. Halatang ayaw ng istorbo. Di talaga kita, bet, para kay Gianna. Tinawagan ko na lang si Ava. Mabuti na lang talaga. Free siya. Sa kanya na lang ko papalibre. Logan's POV. Shit, those eyes. It really looks familiar. I don't know how and when I saw it, but I knew I had seen it before. Never mind. I don't even care at all. All I care is my car that she ruined. She told me that she'll do anything. Why am I thinking of that woman? Stupid, Logan. Good morning, sir. Here is your appointment for today. Alin po ba dyan ang ika-cancel ko? And by the way, sir, marami po akong dalang food. Dadalan ko po kayo later. Is she trying to feel better with me? Well, sorry, miss, but you failed. I just hired you yesterday, but you're already feeling close to me. I don't like that attitude. Here and you? No need. Just leave the papers and you may go. Bakit po ayaw niyo, sir? Don't worry, safe po yung food na yon. Because you're fired. Live in my office, now. It is really annoying when someone is trying to know my world. Everyone said that I'm the luckiest man because I have all I want. Money, cars, properties, what else? I cannot even enumerate all of my assets. When my mom passed away, my dad always wastes his time until now. He is really broke and I think no one can heal his pain. Or should I say, our pain. Please, Sir Logan, I need this job, please. She even knelt in front of me. But no one can change my decision. Never. I'll just cancel all the meetings today. Daisy, sir, wala pa po. 1 p.m. pa po siya papasok, sabi niya sa akin. Okay. Tell her, I need a new secretary. Please, yung elegante naman. Noted, sir. Wait. I remember that woman earlier. I think I found my new secretary. James, I already hired a new secretary. Huwag mo nang sabihin kay Daisy and tell the board that I have an important event today, so the meeting is cancelled. Agad, sir? Yes, is there any problem with that, Mr. Perez? Nothing, sir. Then back to work. This is me. My only reason for leaving is to maintain what I have now. I have no time for girls because I know what they only want, my wealth. Catherine's POV. You mean, si NGC nagtatrabaho yung naperwisyo mo kanina? Oo, Ava. Ang malas-malas ko talaga eh. Hay naku, girl. Pero nanggigigil talaga ako dun sa babae kanina. Base sa kwento mo eh, siya pa tong low class. My gosh. Sinabi mo pa, tsaka kung hindi lang ako nakaperwisyo, hindi ako babalik dun. Eh kasi naman, sa dinami-rami nang po pwede mong batuhin, eh yun pang mamahalin. Imali ko bang matatamaan yun? Siguro talaga lang hinahabol ako ng kamalasan at dapat ko nang mahalin yung kamalasan na yun. Siguro kailangan nang talagang harapin ko yung gulong pinaso ko kaysa naman makulong, diba? Gianna, Ava, kayong dalawa lang pamilya ko kaya kayo nang bahala sa mga gamit ko, ha? OA mo, girl. Magtatrabaho lang naman ata, hindi ka naman ata papatayin, diba? Eh, mukhang gwapo ang demonyo yung lalaki eh. Gwapo? My God! Anong itsura, bes? Matangkad ba? Macho? Maputi? Baklang-bakla naman tong isang to. Puro tigyawat at sobrang itim. Hindi naman talaga siya tigyawatin, no? Sa totoo lang, mas makinis pa nga atang mukha niya sa akin. Nge, ano yun? Gwapo raw? Oh, bakit? Porket ka rin ba hindi na gwapo? Napaka masama mo talagang bakla, Ava. Hello? Siyempre, nasa reality ako, no? Babos na nga. Oy, Catherine,
Balitaan mo ako ha kung anong parusa sa'yo. Ako din kasi, una na ha, may date pa eh. Buti pa yung dalawa na yun. Wala man lang pinoproblema. Paano parehas silang may mga pamilya? Pero masaya ako para sa kanila. Para ko na rin namang magulang yung parents nila eh. Maswerte sila dahil hanggang ngayon, masarap ang buhay nila. Mararanasan ko pa kaya yan? Travis calling. Hello, dude. Hi, Cassie. I miss you so bad. Knox, alam mo, nakakagaan ka talaga ng loob. Feeling ko nawawala ang problema ko kapag kausap kita, dude. Huwag ka kang ganyan, kinikilig ako eh. Ba't ka pala napatawag? Eh, kasi nga namimiss na kita. Kita naman tayo. Nako, Travis, hindi ako pwede kasi may pupunta na ako bukas. Sa ibang araw na lang. Saan? Samahan kita. Sa NGC. Nako, wag na, dude. Kaya ko na, salamat na lang. NGC, bakit? Anong gagawin mo dun? Basta, sige na, dude. Bye-bye. Oo nga pala. Si Travis, kababata ko. Di naman kami madalas magkita noon, pero we are really close. Inoferan niya nga ako na doon sa condo ni na tumira. Libre naman daw, pero syempre nakakahiya, no? Mas gusto kong tumira sa boarding house, at least sarili kong perang gagamitin ko. Anyway, good luck na lang sa akin bukas. The next morning. Okay, Cassie. Kung ano man ipapagawa niya sa'yo, eh go lang. Wag lang yung pumatay. O kung ano mang masasamang gawain. Naku, hindi pwede yun. Pinautang ako na Gian at Ava, kaya may pera ang lola nyo ngayon. Manong, sa NGC po tayo. Makakapasok po ba to doon? Tanong ko dito sa mamang taxi driver. Opo ma'am, makakapasok po. Mga nasa 45 minutes din ang biyahe ko. Ang laki tuloy ng bayad. Pag pa ng mga four wheels nakakapasok kahit taxi. Pero yung tulad ng nakarang punta ko dito ay hindi. Ito ba yon? Sobrang laki. Malamang pag may nakakita sa aking empleyado, dito na tinitingala ako eh, pagkakamalan akong bano dahil makangmangha ako. Eh, sa malaki naman talaga eh. Sabi nila hanggang 58 floors daw to. Nakakalula. Pag pala gusto kong mamatay dito ko pupunta, tasakit ako dun sa tuktok. Mumungad agad sa akin ang isang lalaki. Yes ma'am, how may I help you? Kasi meron nagpapunta sa akin dito. Sino po? Bawal po kasi yung basta-bastang pumasok dito eh. Sa totoo lang kuya, hindi ko alam ang pangalan niya. Sige ma'am, doon po muna kayo sa lobby. Itatawag ko na lang po kung sinong hinahanap ninyo. Meron din naman palang mababait na empleyado itong kumpanya na to. Pero in fairness, sobrang ganda dito. Mamaya, sisimple ako ng picture. Nakita ko may kausap sa telepono yung lalaki. Sino kaya yon? Paano naman kaya niya malalaman kung sinong hinahanap ko? Lumapit siya sa akin. Ma'am, umakit po kayo sa 58th floor. Iniintay po kayo ni Mr. Navarro. Navarro? Di ba apelido yun ang may-ari nitong company? Yes, ma'am. He is the CEO of this company and he should not waste his time. Kaya pumunta na po kayo. Pagkasabi yun ni kuya, ay agad akong tumakbo at pinindot yung elevator. Buti na lang tatlo lang ang nakasakay. Pinindot ko na yung button sa 58th floor. Hindi kaya siya yung lalaki? OMG girls, nakita nyo ba yung pinindot itong si Ate Girl? 58th floor? What? Is she insane? Maybe she's just a whore who wants to seduce Mr. Navarro just to get his money and popularity. In her dreams. You think pasado siya kay sir? Eh mukhang wala pa sa half ng standards ni Mr. Navarro eh. Huwag mo silang pansinin, Catherine. Mga palingkera pa lang mga babae na yan eh. Mukhang delikado sa lugar na to dahil mainit ang mga mata sa akin. Eh ano kung sa 58th floor ako pumunta? Mayaman lang ba ang pwedeng pumunta doon? Eh sa pinapunta niya ako eh, bakit ba? Pagdating ng 47th floor, buwaba na yung tatlong luka-luka. Buti naman, ngayon naramdaman ko na yung kaba ko dahil nasa 50th floor na ako. Wala na rin pumapasok ng elevator. Wala na bang mga tao dito? Huwag kang kabahan kasi hindi naman siguro ko babarilin ng lalaking yun. Pero patay ako dahil siya pala ang CEO dito company. Nandito na ako sa labas ng opisina ni Mr. Navarro. Buong floor na pala to eh, sa kanya lang. Sobrang tahimik, parang ang lungkot-lungkot ng paligid. Siguro tama yung sinasabi ng iba na masyadong serious type itong lalaki na to. Mga 2 minutes ako nakatayo bago ko pumasok.
Pagpasok ko, nakita ko isang table kung saan may lalaki nakaupo sa swivel chair pero nakatalikod ito. Magsasalita na ba ako? Malamang, Cassie. Alangan, tumunganga ka lamang dyan. Good morning, Mr. Navarro. Have a seat. Seryoso pero kalmado niyang sabi. San ba ako uupo? Ang daming pa pwedeng upuan eh. Sa kanya na lang kaya? Charot! Ang bastos ng isip mo, Catherine. Thank you, sir. Recent job? Tanong niya. Di naman ako naka-imik agad. I said recent job. Dati po akong accounting staff at naging sales lady din po sa isang mall. Naging call center agent na rin po ako at you may start tomorrow. Ha? Naguguluhan ako. Ano bang sinasabi ng mukong na to? Pasalamat ka, gwapo ka. Kundi, hindi na ako nakapagtimpi. You may start tomorrow as my secretary. Remember our deal yesterday? Ayos na rin pala to, ah. Instant trabaho. Ang problema ko nga lang eh, ang magiging workmate ko. Matitiis ko naman siguro yon. At saka, may mga mabait pa naman siguro dito. Sana. Nako, thank you, sir. Sakto, dahil kailangan ko ng trabaho. San pong pwesto? Anong floor po? Here. Here as in dito? Sa floor niya? Eh, walang katao-tao dito, ah. So, kaming dalawa lamang dito. Pero akala ko po, bawal ang ibang tao dito sa floor na to. Sabi nung, I am the boss here, so you must follow what I'm gonna tell you. That table beside the glass door, that will be your table. Make sure you're always on time. I don't want Filipino time. Magtatanong pa sana ako, nang bigla niya akong bigyan ng death glare. Okay, leave. Agad akong kumaripas ng lakad pagkasabi ni Mr. Navarro noon. Thank you, Lord, talaga. Dahil may trabaho na ako at hindi pa ako makukulong. Ano, miss? Nakausap mo na ba si Mr. CEO? Anong company bang meron ka? Tanong ng lalaki kanina. Company agad? Hindi ba pwedeng kinausap lang ako? Akala siguro niya eh mayaman ako o isa ako sa mga balak mag-invest dito. Company? Wala akong company. Wala nga akong sariling bahay eh. Paglilinaw ko. Kasi naman ayoko na mag-expect silang masyado. What? Pinapasok ka ni sir doon? But how? Ang swerte mo, girl. Sabat nitong isang babae na maiksi ang buhok at mukhang mayaman dahil sobrang ganda at ang puti. Bakit ba gulat na gulat silang lahat doon papunta? Sila ba hindi pa nakakaakit doon? By the way, I'm Iris pala and he is Daniel. So paano ka nakapasok dito sa floor ni Mr. Navarro? Parang sa tanang buhay ko eh, ngayon lang nangyari yan. Sabi niya, ako na daw ang bago niyang secretary. Pero paano? Eh tinanggap lang ni sir yung mga nasa ibang bansa na nakapagtapos o doon talaga sa mga exclusive school dito sa Pinas. Iilang tao pa lang dito sa company ang nakakapasok doon. Usually yung mga nasa higher position lang like manager and supervisor, especially the BODs. Daniel, kaya naman pala. So ako yung una, ganon? Hindi ko nga rin alam eh. Hanggang ngayon hindi pa rin nagsisink in sa utak ko. So anong floor ka? Sana dun sa floor namin, si Iris. Dun sa floor niya. What? Seriously? Sabay na sabay pa silang dalawa. Napapatay na lang tuloy ako sa ibang empleyado, lalo na yung mga babae. Nakakagulat no? Maski nga ako eh, nagulat din naman. Nakapagtataka talaga. Imbestigahan natin yan, huwag kang mag-alala. Ay, ano nga pala name mo? Daniel. Kasi na lang itawag niya sa akin. Mukhang di kayo tulad ng ibang empleyado dito na mapagmataas masyado, no? Sinabi mo pa, girl. Ano mo kaya kaming dalawa ni Daniel lagi magkasama? Kasi hindi namin kayo makipagsosyalan sa mga nandito. And besides, parehas kaming graduate sa SISFU na may mga business parents namin pero gusto nila mag-work kami dito kasi bibihira talagang makapasok dito. SISFU? As in, Southville International School affiliated with foreign universities. Eh halos kalahating milyon ng tuition doon na. Mayayaman nga talaga mga tao dito. Pakiramdam ko hindi ako belong. Kumbaga, langit at lupa. Sigurado kaya si Mr. Navarro sa in-offer niya sa akin? Eh hindi niya nga alam. Pangalan ko eh. Oo nga pala, hindi man lang ako nakapag-introduce sa kanya. Antang ako talaga.
Bahala na nga bukas. Ni hindi man lang niya binalak na kilalanin ako ng kahit konti. Kahit name at age ko lang para mukhang pa-interview man lang. Ah, sige na, Daniel, Iris, mauna na ako sa inyo. Sige na lang bukas. Sige, bye! I don't know why am I acting like this. It feels like I have a butterfly in my stomach when I talk to that woman and I don't even ask her name. Shit! She's the reason why I cannot focus on my work now. She always flashes on my mind and reminds me of someone who I've met before 12 years ago. Maybe I'm just attracted to her eyes and to her angelic face. That's all, Logan. She's just an ordinary woman. She did not even meet half of my standards because my type of woman is like my mom. Harris calling. Yo, bro, sup? Hey, Harris, what's the matter? You're too focused on your work. Let's chill, bro. When? Saturday night. Kasama sina Brooks. Don't be a killjoy again, bro. Okay, okay. I'll come with you guys. Sige, bro. Bye. Love you. Yuck. Moron. I ended the call. Harris is right. I should entertain myself. I swallowed the scotch in my table. Yeah, I am drinking while working. Well, I can do both. I saw my picture of my mom in my phone. She is my lock screen. I remembered what my mom said before she left us. Anak, I know pag wala na ako, there is a girl who's coming for you and teach you how to love and to be loved unconditionally.